ng method ng modern family planning methods for spacing. Ito po yung condom. Ang condom, isang matibay at manipis na goma na isinusuot sa matigas na ari ng lalaki. Ang condom ay may pampadulas, lubricant at spermicide. Spermicide, pampatay po ito ng bakterya. Hinahadlangan nito ang pagpasok ng mga punlay at bakterya sa kalooban ng babae para maiwasan ang pagbubuntis at mga STI. Ayan, dalawa po ang nabibigay niyang proteksyon para hindi magbuntis at para hindi mahawa ng STI. Ang STI po ay, ibig sabihin nito, sexually transmitted infection. Gaano kabisa? Ito po ay 98% mabisa kung perfectly used. Dalawa bawat 100 babae ang maaaring mabubuntis. 85% mabisa kung typically used. 15 sa bawat 100 babae ang maaaring mabubuntis. Kailangan laging wasto ang paggamit para lubos ang bisa sa pag-iwas sa pagbubuntis. Sino ang maaaring gumamit? Lahat ng lalaking nakikipagtalik anumang edad. Ayan. Anumang edad, ang ibig sabihin, kahit si Lolo pwede. Kasi doon nga po sa mga una nating topic, pag nagbinata na siya, ay magsisimula na siyang makabuntis hanggang siya ay mamatay. So ang ibig sabihin, kung buhay pa siya, Lolo na siya, maaari pa siyang makabuntis. So pwede siya gumamit ng kondom. Mga kabutihan, madaling gamitin. Ayan, madaling gamitin, isasuot lang. Maaaring makakuha ng hindi na kumukonsulta pa sa doktor, nurse o midwife. Ayun, makakuha kasi marami naman tinda. Pwede sa mercury drug, pwede sa groceries. Meron na siya. Dadampot na lang kayo doon, tapos babayaran nyo, tapos na. Hindi sagabal sa pag-inom ng kahit anong gamot. Maaaring kasabay ng iba pang contraceptive methods para makaiwas sa pagbubuntis. Proteksyon laban sa STI, kabilang na ang gonorrhea, syphilis, chlamydia, trichomonasis at HIV/AIDS. Nakakatulong maiwasan ang maagang paglabas ng semilya o premature ejaculation. Lalong tumatagal ang lakas at sigla ang lalaki habang nakikipagtalik. Mga limitasyon at dapat tandaan, maaaring mabawasan ang pakiramdam at gana sa pagtatalik. Nauudlot ang pagtatalik habang isinusuot ito sa matigas na ari. Maaaring maging marupok kung ito'y nakaimbak ng matagal o nasa mainit na imbakan. Kaya sinasabi ng magiging marupok, siyempre pag marupok, mabubuntis na po ang babae. Kaya ang sinasabi sa pag-imbak, sa malamig na lugar ilalagay. Kapag sa mainit, matutunaw siya. Kaya mabubutas siya kaagad. Maaaring mabutas habang ginagamit. Ayon. Pang-isahang gamit lamang. Pagkatapos pong gamitin, itatapon na. Hindi po siya pwedeng labahan. Pagkatapos labahan, sabunin, isampay, gagamitin ulit. Isang beses lang po siya pwedeng gamitin. Ang ibig sabihin po, disposable. Yan. Posibleng side effects. Walang side effects maliban lang kung may allergy sa latex o lubricant. Ayan. Kung may allergy lang sa latex o lubricant, yun lang po ang side effect. Maliban sa ibang side effects, wala na siya. Kasi wala naman siyang ininom na gamot. Kaya wala siyang ganong side effect. Yun lang po. Kapag po may gusto kayong itanong, huwag po kayong mag-atubiling mag-comment. Kasi kung medyo nalalabuan kayo sa nasabi ko, pwede naman po nating uulitin yung gusto nyong ulitin o lilinawan para sa susunod, mas madali nyo pong maintindihan.